Apektado ang kabuhayan ng mga taga San Fernando City, La Union dahil sa mainit na panahon doon. Paniwala tuloy ng mga residente, pumapasok na ang panahon ng tag-init. Makibalita tayo live kay Hazel Kawain ng GMA Dagupan. Hazel? Maki, hindi pa man pumapasok ang panahon ng tag-init pero ramdam na dito sa La Union ang matinding epekto ng mainit na panahon. Ilang mga mangingisda na ang namumroblema dahil sa nagkabitak-bitak nilang palaisdaan. Nagkabitak-bitak na ang mga palaisdaan ito sa Barangay San Vicente sa San Fernando City, La Union. Bukod sa hindi na umaagos ang tubig mula sa Lingayen Gulf, papunta sa mga sakahan, matagal na rin hindi umuulan sa lugar. Kaya ang mga residente naniniwalang tag-init na sa kanilang lugar. Summer. Sa pag-summer po. Ibig sabihin, ito, umpisa na ng summer talaga. Oo. Bakit po? Yan ang sukatan niya, yung paggawa. Magpaano. Sabihin lang. Summer talaga, walang tubig. Maging ang mga alagang hayop, apektado rin ng mainit na panahon sa La Union. Gaya na lamang ng alagang kambing ni Mang Ernesto Flores. Wala na raw itong makaing damo dahil natutuyo na ang lupang pinagtamnan nito. Natutuyo yung mga damo. Mga damo. So hirap siya maghanap ng pagkain. So anong ginagawa nyo na lang po pagkakuan? Kumukuha ng mga daon ng ipilipil, mga lamortis. Paglilinaw naman ng pag-asa, hindi pa tag-init ang nararamdamang panahon sa La Union. Dahil sa malamig na panahon, so wala po tayong clouds na bubong makakapal. Yun, isa yun sa mga rason din. Kasi alam mo, unang-una, pag malamig na ang panahon, madalang yung ulan. Kasi unang-una, pag malamig na panahon, hindi po tayo nagkakaroon ng evaporation. Maki, sa ngayon wala pang alternatibong pinagkakakitaan yung mga mangingisda dito sa San Vicente. Nagtitiis na lang sila kung ano man yung meron sa kanila. At umaasa sila na magiging maayos pa rin yung kanilang pangkabuhayan. Yan muna ang latest mula dito sa La Union. Hazel Kawaing, Nagbabalita, Pilipinas.